Noong mga nakalipas na araw, umaabot sa 3,000 hanggang 5,000 kaso ng COVID-19 ang karaniwang na itatala ng DOH kada araw. Pero kahapon, 1,987 ang naiulat na bagong kaso ng COVID-19. Ito ang pinakamababang bilang ng mga nagpositibo sa sakit mula noong July 30. Sa kabuuan, umabot na sa 228,403 ang COVID-19 cases sa Pilipinas. 65,240 dito ang aktibo. 3,688 naman ang death toll, ngunit pumalo na sa 159,475 ang survivors. Batay sa ulat ng DOH, inaabot na ng mahigit isang linggo ang pagdoble ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ibig sabihin, bumabagal na ang pagkalat ng COVID-19 simula nitong Agosto. As of August 31, ang ating case doubling time ay 10.08 days. This means that it takes 10 days ngayon, as of August 31, para magdoble ang kaso dito sa ating bansa. The longer the case doubling time, as I've said, the slower the spread of the infection or transmission, and this is better for us. Maging ang mortality doubling time o bilang ng mga nasasawi sa COVID-19 ay inaabot na ng halos 15 araw. It is the number of days it takes for the number of deaths to double. So, longer mortality doubling time, mas good yon sa atin. Isa itong magandang indikasyon na epektibo ang mga ipinatutupad na health measures sa bansa. Nakikita natin nag-i-improve yung ating mga indices, no, or indicators. And this can very well reflect yung response naman na ginagawa natin, that we are really aggressively trying, no, to contain the transmission in our communities. Sa ngayon, bumaba na rin sa 0.977 ang reproduction number ng COVID-19 sa Pilipinas. Ibig sabihin, sa bawat isang positibo sa COVID-19 ay maaari na lang makapanghawa ng isang tao ang isang active case simula noong Marso. Paalala naman ng DOH, hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko at manatiling sumusunod sa health measures. Aiko Miguela, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.